13,000 pesos na lang, halos bago pa tong isa na to, napaka-solid pati yung lens nyo. Ito halos bago-bago pa. 18,000 pesos, isang buong motor, ayan, iuwi mo na agad. 17,000 pesos na lang, ito yung bentahan na lang nila. 20,000 pesos, mileage, napakababa pa na natakbo, nasa 3,533 lang oh. TMX 125 for only 5,000 pesos. So yung what is up mga sir, naghahanap ba kayo ng murang motor? Gusto nyo, diretso kayo sa bodega. Dito sa bagong discover ko na Repo Warehouse, for as low as 5,000 pesos lang oh, tama ka. 5,000 pesos lang, isang buong motor, may makukuha ka na rito. Tapos ang maganda rito, since ako pa lang yung nakapag-vlog dito sa kanilang warehouse, marami pang bagsak presyong motor, marami pang magaganda. So bago ko kayo i-tour dito, please make sure na nakafollow kayo dito sa page para palagi kayong updated sa mga ganitong klaseng video. So huwag na natin patagalin. Samahan nyo ako, itutur ko kayo. I-check natin kung magkano yung bentahan ng motor dito. Ano-anong unit yung pwede yung pagpilian. At ano yung proseso kung kukuha kayo rito ng cash basis na motor. Right? And sa mga magtatanong kung paano ba makakabili ng murang motor dito, kailangan nyo pong pumunta dito sa kanilang warehouse dahil hindi po sila nagde-deliver ng unit. At mas maganda yung mag-walk-in syempre para makita mo ng actual yung condition ng motor. Tapos sa mga magtatanong kung bakit mura yung mga motor nila rito, ito po ay 2-day sale lang nila simula August 24 hanggang August 25. Kaya kung napanood mo to, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, pumunta ka na agad dito. And sa mga magtatanong naman kung meron bang original or CR yung mga motor dito, ang sagot ay yes po, syempre since under din siya ng kasa ng Wheeltech, sigurado meron niya original or CR. Pero yung processing nila nasa 1 to 2 months daw kasi ibe-verify pa yung rig papers nito sa head office nila. Pero ang maganda naman dito, bibigyan nila kayo ng Xerox copy ng papel ng motor para syempre magamit mo sa pang-araw-araw na service. So itong MIUI 125 nila, color magenta, maganda pa rin yung condition no? Swabing swabe pa rin. So ang presyo naman nito nasa 24,000 pesos, ganun pa rin all in. So ayan, MIUI 125 na color magenta. Ang nakatuwa rito, yung mga kulay ng kaha ng motor, maganda pa kasi nandito siya sa bodega nila, protektado rain or shine. So hindi magpe-paid kahit hindi agad basta-basta mabili. Pero sa presyo, naku po, marami na talagang pupunta rito lalo sa mga ganitong presyohan. Sample mileage, ito nasa 19K yung natakbo. Wala lang siyang side mirror. And then additional option pagdating sa Yamaha MIUI 125, color yellow naman, etong isa nasa 24,000 pesos lang. So ayan, dalawa yung option nyo pagdating sa MIUI 125. Meron din sila ritong Honda Beat 110 Fi. Ito halos bago pa rin yung itsura nyo. Itong isa na to nasa 30,000 pesos. Ayan yung itsura nya. Kompleto rin pati yung kaha nya. Pati headlight lens nya, swabing swabe pa. Ito mas mura tong Honda Beat na to. Color combination naman ng color black at saka color red. Beat na standard. Itong isa na to 20,000 pesos lang yung bentahan nila. Ayan yung overall itsura nya. Maganda pa rin pati yung headlight lens nyo. Pati yung gulong niya, medyo malalim-lalim pa yung tread. So okay pa to pang araw-araw. Sa headlight lens talaga wala kang masasabi. Lalo sa kulay niya, sobrang glossy pa. Ayan, 20,000 pesos. All in, kung may ganyan kang pera, kung natitripan mo to, puntahan mo agad dito sa kanila mga sir, para hindi ka maunahan ng iba. And ayun nga pala, disclaimer lang ha, hindi ako taga dito sa kanila. Nagbibigay lang tayo ng information kung saan merong murang second hand motorcycle. Kung sakaling may mga question pa kayo or inquiry, pwede nyo silang i-message directly dyan sa contact number nila mga sir ha, para mas mabilis nilang masagot yung mga questions nyo. And then dito, Yamaha Mio Sporty naman, color magenta, bago pa rin halos tong kulay nyo. Swabing swabe pa, tapos yung presyo 17,000 pesos lang. So ayun talaga yung maganda kapag bagong warehouse, lalo hindi pa napupunta na ibang vlogger. Marami pa talagang options pagdating sa mura tsaka sa magandang condition. Ayun no, swabing swabe pa tong Mio Sporty na to. Pati yung smiley lens niya, napakakinang pa nung kulay. Pati saka sobrang gloss pa. And then may side mirror siya. Ito wala nga lang siyang grab bar, pero yun minor na naman yan eh. And then meron din sila rito yung Mio Sporty na color matte green. Ito maganda pa rin yung kulay nyo. Emerald green ata ito kung di ako nagkakamali. This one 20,000 pesos naman yung bentahan nila. Ayun yung itsura ng headlight lens nyo. Swabing swabe pa no. Sa mileage, mag-sample tayo ng mileage. Etong isa nasa 20K yung mileage. Sira nga lang yung lens ng kanya, no, speedo. Pero ito minor na yan. Parang nasa 250 lang yan. Tapos naka JRP na to na flat seat. Sa presyo, ano, okay na rin. Mababa na to, promise. Tapos dito, eto meron sila ritong color silver ata to or color gray. Eto mababa na lang din yung presyo.
18,000 pesos all in. Ayan yung itsura. Hindi ko lang masabi mga sir kung anong year model ha, since mga walang naka-display dito sa logo nila. Pero pagka pumunta kayo dito, pwede nyo i-inquire yan. Ayan yung overall condition ng Mio Sporty na to. Ayos pa rin, no? Swabe na rin to pang buy and sell. Mura na to. Ayan yung condition niya. Pati smiley lens niya, napakaganda. Medyo may ano ata to, gas-gas ata siya rito. Ayan, Mio Sporty. And then ito, Mio Sporty ulit. Ito naman, nasa 18,000 pesos. Ayan yung itsura niya. Color magenta. Tapos naka smoke na yung kanyang ano, smiley lens. Yung gulong niya okay pa naman, aftermarket pero may mga thread pa. So ayan mga options niyo sa Mio Sporty. Etong isa 21,000 pesos naman, naka visor siya, color magenta. Tapos this one, ganun pa rin tong isa, 21,000 pesos pa rin. Mio Sporty kaya lang etong isa medyo naninilaw yung lens, pero sa budget okay na rin to, 21,000 na lang. Naka stock tar pero malalalim pa naman yung thread. Tapos ganun din, naka-smoke din yung kanyang lens. So ayan, Mio Sporty. Ang dami niyo option pagdating sa Mio Sporty. 3, 4, 5, 6. Halos 6 na Mio Sporty. Meron din sila ritong TBS na brand. Ito, TBS na dust, color magenta. Pang service sa trabaho, pang service sa school ng mga anak nyo. Ayan, okay na okay din to. Kasi medyo malit lang siya. Parang mas malit pa nga siya tignan sa Mio Sporty eh, no? So ito yung presyo nila rito sa color magenta. Nasa 14,000 pesos. Okay pa rin to, no? Sa mga walang budget dyan, pero kung gusto mong magkaroon ng pang service, eh masasabi mong hidden gem na rin talaga yung mga ganitong bilihan, kasi bagsak presyo na nga. Tapos eto, kung ayaw mo ng magenta, eto, meron silang color black, pero same price lang din sila, nasa 14,000 pesos lang. Ayan yung itsura nyo, swabing swabe rin yung kulay, no? Pati yung mga lens nya okay pa rin, no? Walang kabasag-basag, hindi naninilaw. Pero syempre, since second hand motorcycle pa rin to, kagaya ng palagi ko sinasabi, i-check natin maigi, or much better magsama tayo ng mekaniko para ma-check natin maigi, alright? Etong color magenta na dust, 18,000. And eto yung paborito kong unit ng TBS. Meron silang TBS XL na 100cc. Eto automatic to, para lang siyang manual, pero automatic talaga yan. Tapos chain type, meron sila tag 20,000 pesos. Eh no, maganda to pang palengke, pang service sa school, pang service sa trabaho, okay na okay din. Etong isa mas mura to, presyong bakal na lang. Eh no, 10,000 pesos na lang. So ayan, kung natitripan nyo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, pumunta lang kayo dito sa kanila. Kasi sure ball, pag napanood to ng iba, marami talagang pupunta rito. Especially sa malalapit lang dito sa mga taga Bulacan, ayan. Pero kahit di naman kayo taga Bulacan, pwede kayong dumayo rito. Yun nga lang, kung maramihan yung kukunin nyo, mas maganda na magdala na kayo ng sasakyan, L300 or a truck. Para syempre, kung marami kayo makakrosso na daan, rekta karga na agad. Tapos dito meron silang Honda Beat 110 Fi version. This one, 25,000 pesos naman yung bentahan nila. Ayan yung overall itsura nyo. So ito meron sila rito, Suzuki Smash 150 na carb type. Isa na to sa mga presyo na nakita kong Suzuki Smash na mababa yung presyo. Ayan, no? Ganda ng lens, oh. Tsaka yung kaka niya, napaka-glossy, yung ganda pa ng pintura. So ito yung bentahan nila rito, 17,000 pesos lang mga sir, isang buong motor na. Kagaya ng ibang sinabi ko dun sa mga unit, as is yan, kumbaga yan lang ilalabas mo, no hidden charges. Ayan yung itsura ng Suzuki Smash 150 na carb type. Napaka solid pa rin pati nung gulong niya. Saka wala ka masasabi, napakaganda pa ng pagka-violet, lalo sa lens eh, no? Solid na solid. Ito mas mababa tong color black. This one, 13,000 pesos na lang. Grabe, isang buong motor na. Ayan, Suzuki Smash drum brake version. Sa condition ng kulay niya, ayan yung kulay niya, pati sa headlight lens niya, napakaganda pa rin ng lens niya. Tapos meron din sila ritong color gray. Ito yung top of the line ng Suzuki Smash. Ito naka disc brake version na yung preroon niya sa harap. So ito yung magandang version ng Smash, mas malakas na yung braking system. This one, nasa 20,000 pesos lang yung bentahan nila. Ayan, no? Ang gaganda pa nung kaha, no? Ganda pa nung kaha nito mga Suzuki Smash nila. Tapos yung lens niya okay na okay din, walang kabasag-basag, talagang napaka-detailed nung loob. Tsaka yung pintura nung kaha niya, swabing swabe pa eh, no? So ayan, tatlo yung option nyo pagdating sa Smash. Meron din sila rito ng Mio Sporty, kaya lang itong isang to wala pang presyo. Tsaka tong Mio i125 na to. Pero doon may mga Mio i125 na may presyo, so sisilipin din natin yon. Badja City na 125cc ata to. Ayan, meron kayong tatlong options. Tapos dun sa pinakadulo, mga TMX naman na 125. So mag-start tayo dito. City 125 na Badja, nasa 17,000 pesos naman yung presyo nila rito. Ayan yung itsura niya. Mukhang malinis pa yung makina niya, no?
Pero syempre, yun, kagaya ng sinabi ko kanina, final checking kayo dito ha. Kumbaga, information lang yung binibigay natin kung saan merong budget mill na motor tsaka syempre mga repo. And then dito, additional option sa City 125 nila. Same price lang pala silang tatlo. Pare-parehas, tag 17,000 pesos. Kagaya ng mga Mios 40, mga Honda Beat na nakita natin dito. No hidden charges to. Kumbaga, ito lang yung ilabas mo. Tapos bayaran mo sa kanila, pwede mo nang iwi agad yan. Ayan, no, mga badyan na City 125. Pili na lang kayo kung anong condition ng City 125 yung hinahanap nyo. Pero halos parang pare-parehas lang. Ayan yung mga itsura. Sa makina, okay din, malinis pa. And sa TMX na 125, ito sa mga gustong mag business, pwede nyo itong lagyan ng sidecar para pwede ipang biyahe. Ayan, mga TMX na 125, unahin natin itong isa. Ito, nasa 23,000 pesos yung bentahan nila rito. Ayan yung overall itsura niya. Maganda pa rin yung ano niya, oh. Yung chrome parts niya, nagkikinangan pa, parang halos bagong buffing. Sa tread life ng gulong, okay pa rin. Ayan, oh. Hindi ka magsisisi rito, halos bago pa yung tread life ng gulong niya. Sa mileage, mag-sample tayo ng mileage. Oh, halos bago nga, ayan, oh. 2.8 lang yung tinakbo. Napakababa pa nung tinakbo nito. Tapos dito, additional option sa TMX 125. Doon may mas mura, mamecheck natin. Etong isa, nasa 20,000 pesos naman. Ayan yung overall itsura niya. So mas mura to compare dito. Pero halos pares lang sa condition eh. And then ito naman, sa medyo walang budget, meron sila rito, tag 17,000 pesos naman. TMX na 125, ganun pa rin, color black. Ayan yung overall itsura niya. And then moving forward, meron sila rito, tag 20,000 pesos naman. Ganun pa rin, TMX na 125cc. Bago pa yung gulong, tsaka yung stainless niya, napakaganda patignan, no? Tapos dito, meron silang tag 21k naman tong isa. Ayan yung itsura nyo. Then ito, may tag 20,000 pesos. TMX ulit na 125. Tapos dito, etong isa na to, 20,000 pesos naman. Ayan yung itsura niya. Tapos etong isa, TMX 125 pa rin, nasa 20,000 pesos din. So sa TMX 125 nila, yung pinakamurang nakita ko ay nasa 17,000 ito. And then dito naman sa mga naghahanap naman ng 4 parts out na TMX na 125, meron silang dalawa rito, kaya lang ito maraming kulang. Pero yung kagaya na sinabi ko kanina, pang parts out kasi ito eh. Ito nasa 5,000 pesos na lang. Ayan, kung naghahanap kayo ng ano niya, ng makina, ng tanke, ayan, bilhin nyo na isang buo, 5,000 na lang. Ayan o. Tapos etong isa ganun din, 5,000 pesos lang din. May Bergman, kaya lang wala rito nakalagay na presyo. So kung natitripan nyo pagka pumunta kayo dito, try nyong i-inquire sa kanila or dyan sa contact number nila ha. And meron pa rito ang Suzuki Smash, kaya lang eto hindi ata na presyoan tong isang to. Pero pagkakaalam ko, kasama rin to sa mga binibenta nila. Tapos ayan, meron din dito TMX ulit na 125cc. Kaya lang yun nga lang, wala pa rin tong presyo. So ayan ang mga sir, lahat ng second hand motorcycle nila rito dito sa Wiltec sa may Hagonoy, Bulacan. Uulitin ko mga sir ha, etong promo nila ay valid lamang simula August 24 hanggang August 25. Kaya kung napanood nyo to mga sir, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, puntahan nyo na agad. Kaya ngayong August 23 pinuntahan ko na rito para sakto sa motomura nila sa August 24. Ayan, meron na kayong mapupuntahan dito or napanood nyo na yung video. So ayun, pagdating naman sa location, napakadali lang puntahan ito. Ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Wiltec, Hagonoy, Bulacan. Ayun, makikita nyo na yung labas nila. Pasok lang kayo dito sa may pinakalooban, pero magpa-assist muna kayo doon sa looban na para masamahan kayo dito sa pinakabodega nila. So dito may mga unit pa rin, hindi ko lang sure kung kasama to sa nakamotomura nila ngayong araw mga sir ha. Ayun, no? May mga MIUI 125, meron din dito Aerox, tsaka Mio Gravis na 125. Ayan, pasok lang kayo dito. Kunti ako nagkakamali, parang dati tong chapel, tapos ngayon ginawa na ata siyang warehouse. So ayan, tatambad sa inyo yung napakaraming unit dito mga sir. So ito yung mga repo nila. Tapos dito sa side na to, meron kasi sila rito mga brand new. Ayan, dito rin nila ini-stock. So hindi kasama yung mga brand new nila ha, ito lang yung mga repo nila.